Hindi na nga nirenew ng Terraform Egypt ang former SMB gunner na si Alex Cabagnat matapos siyang ilagay sa unrestricted free agency bago magsimula ang 48th season ng PBA. Dahil nga sa nakakalungkot na balitang ito ay nabuhay na naman ang usap-usapan na baka tumalo na si Cabagnat sa MPBL para maglaro sa Pampanga Giant Lanterns. Matatandaan na noong Abril nitong taon na ito, nakasama ang pangalan ni Cabagi sa lineup ng Pampanga Giant Lanterns bago pa magsimula ang bagong season ng MPBL. Maliban nga sa kanya ay kabilang din sina Arwin Santos, Encho Serrano at Mark Pingris sa nakalineup sa koponan. Madami nga ang nagulat sa anunsyo noon ng Pampanga Giant Lanterns dahil ang mga players na ito ay may mga existing contract pa sa kanilang mother team sa PBA, maliban kay Pingris na nagretiro na sa Magnolia Hotshots. Pero matapos nga ang ilang buwan na paghihintay ay natuldukan din ng haka-haka sa paglipat ng mga player na ito sa MPBL. Naunang tumalon si Encho Serrano sa Pampanga matapos hindi mag-renew sa Phoenix Fuel Masters dahil sa hindi nagustuhang offer sa kanya ng nasabing koponan. At nitong ang nakaraan na buwan, sumunod na ding nagdeklara si Spider-Man Arwin Santos na maglalaro sa Pampanga Giant Lanterns matapos ang kontrata sa Northport Batangpier. Matagal na din kasing inaawitan si Santos ng kanyang tatay na si Delta Pineda na maglaro sa Giant Lanterns. Sa ngayon nga ay mukhang may malaking posibilidad na matuloy na ang pinakaiintay na reunion ni Alex Cabagnat at Arwin Santos sa MPBL. Ang dalawang player na ito ay miyembro ng Death 5 ng SMB na nakapagbigay ng madaming kampyonato sa history ng PBA. Kabilang din sila sa history na ginawa ng SMB na tinatawag nilang Miracle Run matapos malubog sa 0-4 start sa PBA Finals laban sa Alaska Aces at kalaunan ay nakapagkampyon pa sa tulong ni Cabagi at Santos. Si Cabagnat ay 41 years old na, pero malaki ang magiging ambag niya sa koponan ni Governor Delta Pineda. Hindi pa din naman inaalis ni Cabagi ang posibilidad na maglaro pa sa PBA bago ito magretiro. Ayon sa kanyang agent na si Danny Espiritu, madaming koponan sa PBA ang nag-i-inquire pa tungkol sa kanyang kliyente na si Alex Cabagnat. Pero ang tanong nga dito, mabigyan naman kaya siya ng malaking minuto sa koponan na kukuha sa kanya? Wala na din pag-asa na makabalik pa siya sa kanyang former team na San Miguel Beermen dahil sa pag-acquire nila sa super rookie na si Keith Jimenez at ang bagong acquisition nila na si Jeron Teng. Magiging kabang-abang ngayon kapag natuloy na ang pagtalo ni Cabagi sa MPBL sakaling hindi na siya maglaro pa sa PBA. Samantala, malaki pa din ang problema ngayon ng TNT Tropang Giga dahil sa kakulangan nila ng mga player bago magsimula ang 48th season ng PBA. Hindi pa din kasi nagre-report sa kanila ang kanilang superstar na si Mikey Williams matapos hindi magkasundo sa hinihingi niyang sahod sa koponan. Matagal na din itong isyo kay Williams at sa TNT at tila paulit-ulit na lang ang pagpapalaki ng sahod ng player na ito na tila hindi na nga nagugustuhan pa ng TNT management. Maliban kay Williams, nasa injured list din sina Justin Chua at Poy Erem kaya naman sobrang depleted na ng lineup ng TNT. Panigurado na naghahanap na sila ng mga player sa free agency na maaring makatulong sa pagkawala ng kanilang mga manlalaro. At dahil nga available pa ang pangalan ni Alex Cabagnat at Arwin Santos sa free agency, hindi imposible na mabigyan muli sila ng pagkakataon na makapaglaro pa sa liga bago sila mag-retire sa basketball o di kaya ay ipagpatuloy ang kanilang career sa MPBL.